Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay December 4, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Brethren, lead us start in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabaitan, kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kami iniligtas sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan at biyaya ng kalakasan na galing po sa inyo malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po, Panginoon, sa inyong provision sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang iyong biyaya at pagpapala ay sobra-sobra sa aming mga buhay because you are the God of more than enough. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalatayan na aming pong makakasama ngayon na maglalaan po ng panahon at oras upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan dahil naniniwala kaming lubos na hindi babalik ang iyong mga salita ng walang kabuluhan. Manapay ito ay patuloy na gaganap, tutupad at magpapangyari sa lugar po na inyong pinagsuguan. Kaya minsan pa naming hinihiling na isugo po ninyo yung mga salita sa lahat po ng mga nakikinig ngayon nang sa gayon ay mapagpala ang aming mga buhay. We thank you for your words na patuloy pong nagbubunsod ng kalakasang espiritual, nagdudulot ng matibay na pananampalataya at nagbibigay sa amin ng matatag na pag-asa. Salamat din po sa araw na ito dahil alam po namin mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why we expect as your children that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ, once again. Welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Proverbs 3, 9-10. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. And in Amplified Version, Proverbs 3, 9-10, honor the Lord with your capital and sufficiency from righteous labors and with the fruits of all your income. So shall your storage places will be filled with plenty and your vats shall be overflowing with new wine. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Proverbs is no other than King Solomon himself. At si King Solomon mga kapatid known as a man of wisdom dahil sa kayamanan at kadakilaan ng mga karunungan na ipinagkalob sa kanya ng Diyos, mga kapatid. At alam naman po natin na si King Solomon, mga kapatid, itong kanyang isinulat na kawikaan, kaya po ito napapabilang sa Book of Wisdom. Dahil again, si King Solomon po ay tao na punong-puno po ng karunungan po ng Diyos. At dito, sinasabi po ni King Solomon na parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Kasi we have nothing in this world. Wala po tayong pagmamay-ari. All that we have ay galing po sa Diyos. Pag sinabing parangalin, mga kapatid, ito po ay i-honor or sabihin po natin, mga kapatid, ay para bang i-bless natin ang Lord sa lahat po ng mga tinatangkilik natin. At pag sinasabi naman i-bless, bigyan natin ng katuwaan, kagalakan, kasiyahan ang Diyos
sa lahat ng ating tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. So hindi lamang po pinag-uusapan natin dito ang bahagi na mayroon po tayo, kundi lahat ng mayroon po tayo, mga kapatid. Dahil again, everything that we have ay galing po yan sa Panginoon. At ang promise, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. Kasi may mga storehouses tayo, mga kapatid. May mga imbakan tayo. Subalit, ito ay pagpapalain ng Panginoon once we honor ng mga tinatangkilik ho natin. Remember na sila King Solomon ay they were under the old covenant. They were under the law. And yet, they were able, or sabi natin, God is able to bless them. Kahit nasa ilalim sila ng batas, mas lalo tayo, mga kapatid, kasi nasa ilalim tayo ng biyaya ang hindi tayo makaranas ng mga ganitong pagpapala. Kasi mga kapatid, again, kailangan natin bigyan katuwaan, bigyan kasiyahan, bigyan kaluguran ng Diyos sa lahat po ng mayroon tayo, mga kapatid. And our today's message, entitled The Storage Places, will be filled with plenty. Yan naman po ang hangad natin. Yan po ang nais natin. Why don't we nag-aspire tayo ng ganitong bagay na magkaroon po tayo ng plenty, or yung tinatawag nating overflowing? Kasi mga kapatid, kapag sapat lang ang dumarating sa atin, ay hindi tayo magiging pagpapala sa iba. Kaya nga, naririnig natin na ang ating Diyos is the God of more than enough, because He is able to bless us beyond what we ask and what we think, brethren in Christ, because our God is the God of more than enough. Para yung enough sa atin, yung more ay para sa iba. Kasi ang purpose ng Lord, why He blessed us, for us to be a blessings to others. Kaya nga po, tayo ay nagiging vessel of blessings, nagiging channel of blessings, kasi pinagpapala po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. And again, it will only happen kapag tayo ay, mga kapatid, pinarangalan natin ang Diyos. Kasi tandaan po natin, we have to acknowledge God. We have to recognize God na lahat ng pagmamay-ari natin ay galing po yan sa Diyos. Mapa-pamilya man, mapa-business man, mapa-institution man, o ano man, mga kapatid, iyan ay pagpapala sa atin po ng Diyos. At kailangan nating kilalanin ang Diyos sa lahat ng mayroon po tayo, mga kapatid. And our today's word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word. Naaaralin lamang po natin ito, babasahin lamang po natin ito, o pakikinggan lamang natin ito. Kailangan lahat ng mga magagandang bagay mula sa salita ng Diyos na atin napapakinggan ay sang-ayunan natin, sampalatayanan natin, angkinin natin at ideklara natin, kasi doon pa lamang po ito magmamanifest sa ating mga buhay. And of course, kailangan natin itong sinasampalatayanan at we have to aim the great faith, kasi alam naman po natin ang great faith will have great manifestation sa buhay po natin. And our today's grace and promises that we are going to tackle, we will acronym the word CLEFTS, CLEFTS, brethren in Christ. At ito po yung mga bagay na mayroon po tayo na kailangan natin i-honor ang Diyos, i-bless ang Diyos, at i-acknowledge ang Diyos. Mga kapatid, again, if we are expecting ng overflow sa ating mga buhay. First point, bless the Lord with our capital for overflowing. Tandaan po natin, lahat naman po tayo ay binigyan ng capital. Kung we could recall sa mga parable ng Panginoon, ay binigyan sila ng, mayroong binigyan ng 5 talento, may binigyan ng 2 talento, may binigyan ng 1 talento. Mga kapatid, at we could say na ito po ay capital. Binigyan tayo ng capital ng Panginoon.
at gusto ng Diyos na ito ay ating pangasiwaan ng maayos. Kaya nga 'di ba binabanggit na we are stewards of God. Kaya masumpungan tayo sana ng ating Panginoon na we are good stewards of everything He entrusted to us. At yan po ang capital. Actually, mga kapatid, ang buhay na ipinagkalob sa atin ng Diyos, ang kalakasan na ipinagkalob sa atin ng Diyos, ang kinggaling natin na ipinagkalob ng Diyos sa atin, yan po ay puhunan ng Panginoon sa atin. And of course, gusto ng Diyos na pangasiwaan natin ito ng maayos. Diba, naririnig natin sa mga preachings yung tinatawag na mga kapatid na pagbibigay pugay at pagbabalik sa ating Panginoon ng lahat ng mayroon po tayo. Second point, bless the Lord with our labors for overflowing. Diba po, ang sinasabi nga kanina sa Amplified, righteous labor. Tandaan po natin, sabi ko nga, maging ang kalakasan ay galing po yan sa Diyos. At dapat i-honor natin, i-bless natin ang Diyos at parangalan natin ang Diyos sa lahat ng ating mga pinagpagalan, mga kapatid. Kasi without the help of God, tandaan po natin, halimbawa, wala tayong kalakasan, may sakit tayo, how we can work. Pero kung tayo ay may kalusugan, may kalakasan, blessing yan ni Lord, kaya tayo nakakapagtrabaho at dapat ino-honor natin at bine-bless natin si Lord sa lahat ng ating mga pinagpagalan, sa lahat ng ating pinagtrabahuan, mga kapatid. And of course, third point, bless the Lord with our extra income for overflowing. Binanggit kanina sa Amplified yung salitang income. Hindi pwede tayong mabuhay ng walang incoming. Kasi wala tayong maibubuga sa mga outgoing natin kung walang incoming. And I firmly believe na may mga incoming. Dahil minuto-minuto, binibless tayo ng Lord. Oras-oras, binibless tayo ng Diyos. Araw-araw, binibless tayo ng Diyos. And those are incoming blessing. Kaya dahil tayo ay tumatanggap ng income, mga kapatid, kailangan natin i-bless ang Panginoon sa lahat ng income. Ang binanggit kanina, sa lahat, mga kapatid. Kasi alam naman po natin ang prinsipyo ng Diyos, ang napagkakatiwalaan ng kaunti, pagkakatiwalaan ng mas malaki, mga kapatid. Kaya nga, sa maliit pa lang na bagay, ay maging katiwala na po tayo, mga kapatid. And of course, fourth point, bless the Lord with our first fruits for overflowing. Ano ba ang tinatawag na first fruits? Mga kapatid, ito yung unang income natin, unang ani, kung tayo po ay farmers, at kumbaga atin pong ilalaborate, pag sinasabing first fruit, ito po yung mga the best among the best brethren in Christ. Ibig sabihin, ibigay natin yung utmost best sa ating Panginoon. Yung pinakamainam na income, pinakamainam na ani, or sabihin natin, pinakamainam na tinatangkilik natin ang ibigay natin sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po yung mga leftovers lang, yung mga tira-tirang ibibigay natin kay Lord. Kailangan ito po ang pinaka utmost best na mayroon po tayo. Kaya nga, di ba naririnig natin, give what is the best to God. Ibigay natin yung the best, mga kapatid. Minsan nga, sinasabi natin na kapag ikaw ay naghahandog or nag-o-offering sa Panginoon at maging ikaw nahihiya ka doon sa ibinibigay mo at ayaw mong makita ng iyong kapwa, ibig sabihin, mga kapatid, alam mo na hindi the best ang iyong ibinibigay. Kasi kapag alam mong the best ang iyong ibinibigay kay Lord, hindi ka mahihiyang ibigay o ipagkaloob or i-offering iyan sa Panginoon. Kaya let us give what is the best to God, brethren in Christ. And fifth point, bless the Lord with our treasure for overflowing. May mga kayamanan ho tayo. Kaya nga po, napakasimple lang eh. Dahil sa atin na mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, practice po natin ang pag-iika po. Ang pag-iika po ay hindi lamang po sa pananalapi. Halimbawa po tayo ay mayroon po tayong 10 hektar
na lupa, ibigay po natin, mga kapatid, ang pangsampo, ang isang ektarya sa ating Panginoon. Kasi alam niyo po ang iba, why it is hard for them to give their tithes or to give their offerings because their hearts is not in the Lord. Kasi kung ang puso natin nasa Panginoon, madali lang para sa atin ang mag-invest, mga kapatid, madali lang para sa atin ang magbigay sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga ho na maunawaan natin ito, mga kapatid. Kaya give the 10% to God, mga kapatid, kasi yun po ang para sa Panginoon. Kasi minsan ang iba para bang ang daming question, pinagtatalunan, pinagdidebatihan ang ika po. Mga kapatid, ang ika po, this is one way of honoring God, na ang lahat ay galing po sa Kanya. Again, sa ating mga kapatiran na mga nanunood, ang pag-iika po, every 10%. At yan po ang ano natin, ibinibigay, di ba? Naririnig natin ang tatlong T. Time, treasure, at saka yung talent. Ang ating time, bigyan natin ng panahon ang Diyos sa paglilingkod. Ang ating namang talent, yung ating mga angking galing, angking talino, ibigay din po natin sa Diyos. Mayroon tayong ilalaan para sa Diyos. And of course, ating mga kayamanan, ibigay po natin. And in what way? By giving our 10% to God, brethren in Christ. Again, napakasimple lang. Hindi natin kailangan ang mag-aral ng mga kapatid ng tinatawag natin na pag-aaral na mataas o magpapakadalubhasa tayo to understand the tithes. Masimple lang naman kung may 100, 10. Pag may 1,000, 100. Mga kapatid, ganun lang po. And everything that we have, give the 10%. As what I mentioned earlier, if we have 10 hectares na lupa, give the 1 hectare sa ating Panginoon. Kasi alam niyo po, mga kapatid, huwag tayong manghinayang sa pagbibigay kay Lord kasi nag-iimbak tayo ng kayamanan sa kalangitan. Kasi alam niyo po, mga kapatid, tandaan po natin, lahat ng mayroon tayo dito sa mundo, iyan po ay maiiwan din po natin. Yan po ay hindi natin madadala sa kabilang buhay. Kaya yamang tayo ay pinagpapala ng Lord. Why don't we bless the Lord with our treasures, brethren in Christ? And lastly, sixth point, bless the Lord with our sufficiency for overflowing. Ito yung tinatawag natin, mga kapatid, pag sinasabing sufficiency, ito yung tinatawag natin na comfort zone. At alam nyo po, ang iba, minsan nadideceive sa comfort zone dahil sila ay well-fed or sabihin natin na lahat sila ay mayroon sila sa lahat ng bagay, parang hindi na nila kailangan ang Diyos. Hindi po, mga kapatid, kapag tayo ay well-sufficient na, talagang parang wala na tayong hinahanap, wala na tayong kinakailangan, satisfied na tayo sa buhay, fulfilled ang ating buhay, mga kapatid, it's about time to bless the Lord. Alam niyo po, natutuwa tayo sa mga anak ng Diyos, tulad po kay Manny Pacquiao. Excuse me lang po, mga kapatid, nagmi-mention po tayo ng pangalan. Pero makikita po natin na siguro ang kanyang naibigay na po sa Panginoon ay hindi lamang milyon. We could say na pwedeng umaabot na po ng billion. Bakit po? Kasi makikita po natin na despite of his sufficiency, or sabihin natin, siya po ay comforted na, kumbaga, kahit hindi na siya magsenador, kahit hindi na po siya magtrabaho, kakain sila dahil marami na po silang mga possessions, mga riches, mga wealth, mga kapatid. Pero hindi ho ganun ang ginagawin ni Manny Pacquiao, kundi sa kabila ng kanyang sufficiency or yung sa comfort zone, nagiging blessing siya sa marami. Yun po ang pinupoint out natin, mga kapatid, na kapag tayo ay labis-labis na, sobra-sobra na, why don't we pray God, Lord, sino ba ang pwede kong i-bless, sino ba ang pwede kong bigyan? And then the Lord will guide us para tayo maging blessing sa marami, mga kapatid. To sum up of our today's message, entitled, "The Storage Places Will Be Filled with Plenty,"
and hour to this grace and promises that we tackled. We acronym the word CLEFTS, C-L-E-F-T-S. First point, bless the Lord with our capital for overflowing. Second point, bless the Lord with our labors for overflowing. Third point, bless the Lord with our extra income for overflowing. Fourth point, bless the Lord with our first fruits for overflowing. Fifth point, bless the Lord with our treasure for overflowing. And sixth point, last point, bless the Lord with our sufficiency for overflowing. And these are the 6 points that we tackled, or the acronym of the word CLEFTS: capital, labors, extra income, first fruits, treasure, and sufficiency for overflowing. All we need to do is honor the Lord, bless the Lord, and acknowledge the Lord everything that we have in life. Manalangin po tayo sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil napakabuti po ninyo sa amin. We agree sa sinabi po ni Job na hubad kaming lumabas sa bahay bata ng aming mga ina. Totoo po yun, Panginoon, na wala po kami talagang pagmamay-ari sa mundo. Kaya anuman po ang mayroon kami, kasuutan man, tinatangkilik man, kayamanan man, ito lahat ay galing sa inyo. And we have to acknowledge all that we have, dahil ito ay galing sa inyo at ipinagkaloob ninyo sa amin. We have to honor you, Lord Jesus. We have to bless you and we have to acknowledge you sa lahat po ng mayroon kami, Panginoon. Salamat, Lord, for helping us to be good stewards, because we're just stewards of all the things that you have entrusted to us. At kami lahat ay magbibigay sulit sa inyo, Panginoon, kung paano po namin minanage, paano namin pinangasawaan ang mga treasures, wealth, and riches na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Thank you, Lord, sa patuloy din ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and all aspects of our lives. Patuloy niyo po i-bless ang aming mga kapatid na may mga trabaho, ang aming mga kapatid na may mga business, ang aming mga kapatid na nag-aaral, ang aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, ano man po ang ginagawa, dahil kayo po ang nangako na lahat ng gagawin ng aming kamay ay inyo pong pagpapalain. Salamat sa napakagandang araw na naman, Panginoon, dahil sa araw na ito, minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. At tiyak na naman po kami ay magiging pagpapalan sa araw na ito sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak, born again, Kristiyano, at mananampalataya sa buong sanglibutan, dahil in your hands we are well secured and well protected, because we are covered with your precious blood, we are surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Salamat din po, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa. Tinatas namin ang aming mahal na presidente kasama ng kanyang kabinete na pagpalain sila, Panginoon, ang mga senators, governors, captains, councilors, mayors, mga kagawad, mga tanod, lahat ng government official from national down to local, at Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. We lift them up all to you, and we pray that bless them all with their families, at help them, Lord, to serve people with integrity, dignity, and honesty, and i-abstain you po sila, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway tulad po ng corruption, greediness, selfishness, at tulungan nyo sila na makapaglingkod na may katapatan na puso sa harapan ninyo at may pagmamalasakit sa kapwa-tao. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong mga anak. We as your children are enjoying the blessings that you always give to us every day, Jesus. Salamat, dahil ang biyaya at pagpapala mo ay nai-enjoy namin sa buhay na ito. Thank you, Lord, for being our good father. And thank you, Lord, because we as your children ay nagiging mabuti, dahil una po kayong naging mabuti sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And this we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.